Ito yung job na employers na yung mag-aagawan sa inyo. So kung gusto nyo yung job na ikaw yung hahabulin ng client and you can still demand a high salary, this video is for you. Hello everyone, my name is Mimi and welcome dito sa ating homebase story. So alam nyo guys, yung nangyari lang, nito lang kay GCash. Ang daming nawala ng pera. Tapos ang daming lumipat doon sa competitor and nag-withdraw sila ng pera from GCash. So sa sobrang daming hackers ngayon, pag hindi maganda talaga yung security ng app mo or ng business mo overall, maraming pwedeng mawala sa'yo eh. Yung pera, loyalty ng mga customers. So, businesses are really investing a lot in cybersecurity. According to articles and studies, there are more than 1 million cybersecurity jobs this 2023, pero sobrang limited ng mga professionals in this industry. Kaya naman sa video natin today guys, gusto ko i-share sa inyo ano ba yung job sa cybersecurity, paano makapasok dito, ano yung requirements nila, saan pwede mag-apply, and pag-uusapan din natin magkano ba yung sweldo. Para mas maintindihan natin tong job na to, I invited someone on our channel, so make sure you stay with me until the end of our video. Okay, so guys, pag-usapan muna natin, ano ba yung cybersecurity? When an organization experiences a cyber attack or may hacker na nakapasok sa system nila, so a lot of those important things are at stake and dyan pupasok yung mga cybersecurity professionals natin. So maraming different kinds of cybersecurity professional. Meron tayong mga entry level, mid level, and high level. And dahil nga guys, sobrang konti lang ng mga professionals in this field, talagang napakabilis ng magiging promotion nyo dito. So, ano ba yung mga general roles ng pagpasok sa job na to? So guys, nandiyan yung breach prevention, ethical hacking, incident response, hacker hunt, and compliance. So paano mag-apply guys? So especially kung meron ka ng experience sa cybersecurity, napakadaling makakuha ng offers from different IT companies. Kung zero experience ka naman and for entry level, gusto mo palang pumasok dito sa field na ito. So the first thing you need to do is to create a LinkedIn profile. You know, it has to be creative, it has to show yung mga certifications nyo or degrees related to IT and cybersecurity. Kung meron kayong mga experience, ilagay nyo din doon. Kasi the more creative or the more relevant information that you have, mas makakatch yung attention ng mga headhunters for IT companies. Kung talagang zero experience ka naman, alam mo yun, coming from a different field na hindi related sa IT or any computer courses, we suggest na mag-enroll ka muna sa mga courses na nag-o-offer ng certifications related to cybersecurity. And then kung wala naman talaga kayong budget guys, pwede naman kayo magsimula ng mga free information like sa YouTube or any online videos na, ayun nga, nagbibigay ng information about cybersecurity. And guys, bonus lang, mayroon akong in-include sa ating description box na 3-hour cybersecurity course with completion certification na yan guys. So if you want to look into it and try this out, free lang. Click nyo na lang yung link sa ating description box. So, how much yung sweldo dito sa cybersecurity? So, yung mga jobs kasi guys, nakakategorize siya based on certain parameters. Your educational qualification, your professional work experience, your area of interest. Halimbawa, some candidates are into coding, yung iba naman mas gusto nila managerial po. So, hindi lang talaga pang tech jobs to, no? And then, of course, yung mga certifications nyo, if it's related to cybersecurity, then that will definitely count. Depende sa magiging position nyo, for entry level, it's usually, the average is usually around 50,000 pesos per month. And then, kung senior level na kayo guys, it ranges from 70,000 pesos up to 200,000 pesos per month. So, napakalaki guys nung offers dito sa cybersecurity. That's also one of the reasons why I wanted to share it with you today. And so, kung feel mo naman intimidating yung job kasi medyo techie and kailangan computer-related course, hindi naman guys, don't worry. Kasi I invited someone who started with zero experience when they started out in cybersecurity field. And nandito siya ngayon to share with us yung journey niya kung paano siya naging manager na ngayon in this industry. So let's all welcome my good friend, Kuya John Igno. Hello, Kuya John. Hey, Mimi. It's been a long time. Kamusta?
I'm okay. Kumusta ka? Welcome sa channel. Just to give you a backstory, guys. Kuya John was one of my colleagues and workmates sa Teletech way back 2009. Doon kami sa Hewlett Packard. Yung mga shinare ko sa inyo kanina, guys, about cybersecurity, it's all coming from Kuya John. So, Kuya John, paano nga ba nag-start yung career mo dito sa cybersecurity? Nagsimula ang lahat dito nung tayo sa HP. Actually, yun yung naging isa sa mga factor kung bakit ako na pasok dito sa industry ng IT and business consulting. Nag-apply ako dun sa isa sa mga Australian bank. Ang in-applyan ko doon is TL, but then again, sabi nung hindi kami tumatanggap na kapagaling sa labas. TL. Pero nasilip niya pala yung background ko sa Teletech. Sabi niya, dati na talang HP support. Sabi niya, gusto mo, magkakaroon kami ng bagong LOB. Kaya magiging pioneer ng Identity Access Management Team dito sa Manila. Diyan nagsimula yung aking career dito sa Identity and Access Management. Kumbaga yung knowledge mo, yes. Doon mo na rin natutunan on the job na. Correct. Were you a graduate ba of IT? I'm not. Diba guys? So, I'm not. As long as, meron kasing way hindi po pwedeng, gusto ko to, ito na ako agad. Minsan may process, diba? How did you transition na work from home ka na ngayon? Ginalantahan ko lang yung portfolio ko sa LinkedIn. Oo. So, ginilagay ko yung mga experience ko doon, kung yung ginagawa ko doon bilang senior access control analyst. And then, here comes the IT companies nag-reach out sa akin, nagsisend minsan ng email or invitation for interview. Pag medyo malaki yung offer, sige, go. Now that you're already in cybersecurity for a lot of years, what would you say is the best part ng job mo? Siyempre, sahod. Siyempre. So, from, magkano ba tayo dati? Basic namin dati is 15,000. 15,000. Sa call center sa age. So, kapag nasa cybersecurity ka, more than times 10. Yan, times 10, guys, that's 150,000 kung hindi nyo nagawa yung math. And that's just like an average, diba, Kuya John? Average yun. Ayan, could be higher than that, especially kapag manager and then, or senior. Diba manager ka na, so mas malaki doon. Secret. Saka na lang daw niya i-reveal, guys. To set the expectation naman sa mga bago, siyempre, kapag junior level ka, siguro nasaan yan, 17, 15, mga ganyan. Mga entry levels. Mm-mm. Pero mabilis ang promotion sa cybersecurity. And then on top of that, hindi nila tinititid yung mga reward and awards. Na-appreciate ka talaga. Importante yun. Alam mo naman, hindi lagi is yung pera ang mahalaga. Malaking factor din yung working environment. I like that. Kasi yes, gusto ko yung sinabi mo na parang na-appreciate ka. So if you like those things, ano naman yung mga challenging part ng job na to? Kapag minsan may mga client talaga, hindi maiwasan naman eh. Mm-hmm. Yung very demanding sila. Mm-hmm. After din yung ma-deploy yung product na yun, yung enhancement na yun, and then naisip nila bigla baguhin ninyo, tapos wala namang dadagdag na bayad, mm-hmm. Mag-i-spend ka talaga ng additional hours. Kapag nagka-problema pa yun, so yung halos yung weekend mo minsan, magagamit. Yan yung major challenging part. Kakainin talaga yung oras mo doon. But other than that, masarap dito sa mundo ng cybersecurity. That's nice. The reason why I invited Kuya John here, guys, is because gusto ko makakuha kayo ng tips from him para doon sa mga gustong mag-join din sa cybersecurity because it's really a good opportunity at the moment na talagang konti pa lang yung hindi pa siya super saturated, tapos ang taas ng sweldo, and it's a booming industry pa rin. So, Kuya John, what are the tips that you can give doon sa mga viewers natin na gustong makapasok sa cybersecurity industry? Actually, the same thing na ginawa ko rin dati. Sabi ko, wala akong background. I know meron akong idea sa mga, sa computer. Mm-mm. Like yung hardware, yung software. But I don't know how the identity and access management works. Good news is, meron tayong YouTube. So, sabi ko, yung skills na dapat mong i-develop? So, ayan, YouTube. Tapos, nag-check ako ng mga information like how the user access control works, what are the skills, technical skills na dapat kong in-develop, yung specialist knowledge na kailangan ko in-develop, kailangan ko balita ng mga certifications, ni-research ko lahat yun.
And then also, siyempre, sometimes being a cybersecurity analyst, talagang makikipag-communicate ka sa client. Huwag kayong mag-worry kapag sa ano yung mga software platforms na gagamitin, but rather focus doon sa mga technical background na dapat niyo develop. Just search through it. We have a lot of, you know, available resources online. Sobrang naging malaking tulong sa akin yung Udemy. Kukuha ka ng course ng Active Directory, AWS, certification, at the same time mga trainings, how to understand cloud, lahat yan. Dito ko lang natutunan lahat. Hindi ko to natutunan prior joining this industry. So yun guys, if you want to get into cybersecurity, ayun, mag-try kayo mag-invest sa sarili nyo, mag-upskill kayo. Kailangan talaga mag-effortan mo. I really like that Kuya John na sobrang hardworking mo. You've really come a long way and sobrang thankful ako na nag-reach out ka sa akin to share this opportunity with our viewers kasi parang na-intimidate ako ng topic. Pero sabi ko, baka marami itong matutulungan na mga gusto makapasok and to make their lives better. So, thank you, Kuya John, for being here and sharing yung experience mo with, you know, with getting into this industry. Anytime. Always happy to help. So, ayan guys, if meron kayong kakilala na naisip nyo sila while watching this video na ay bagay to kay ganito or you know, if you know someone who just wants to be in this field, then please let them know about this job opportunity by sharing this video para makapag-start na rin sila and ma-promote sila kagad, diba? Thank you guys for watching and I hope this video has been helpful and I will see you guys again for another work from home or earn from home video next time. Bye!